Kalimutan na muna ang powder white sand beach na nakabibighaning sunset ng Boracay dahil oras na isara ito sa April 26, no tourist zone na ang Boracay. Ang mga pulis na magbabantay nakahanda na kung todo fatig pa. Sabi ni incoming PNP Chief Director Oscar Albayalde, 400 pulis ang idedeploy sa Boracay as a jetty port o pantalan sa Katiklan kung saan sumasakay ng bangka papuntang isla. Probably hindi naman talaga huli na ikukulong. Iaalisin lang dun sa island na yun. Sabi ng DILG, residente lamang ang papayagang maglabas-masok sa Boracay pero maging sila hahanapan ng ID. They have to get one because the rule is it's a government ID where your address is mentioned in the island, or kung wala kang government ID, an ordinary ID with the address including a barangay certification. Para sa mga turista na may booking sa Boracay na sagasa sa April 26, petsa kung kailan isasara ang Boracay sa loob ng 6 na buwan, wala raw kayong dapat ipag-alala ayon sa DILG dahil hindi naman kayo persahang itataboy sa isla. Let's say nakapag-book ka ng 24 or 25, tapos nakabook ka 4 days, so abot ka ng 28 or 29, I think they will still allow them to finish, no, the booking. However, per DOT, I think they should stare nobody should be in the island totally by May 1. Ilan pa sa mga bawal sa hawak na guidelines ng DILG, hindi pwede ang mga bisita ng mga residente maliban kung may emergency. Walang floating structure ang papayagan sa loob na 15 kilometro mula sa shoreline. Ang swimming para lamang sa mga residente at pwede lamang sa Angle Beach mula 6 a.m. hanggang 5 p.m. Ang mga banyagang nasa Boracay ay kailangang i-revalidate ng Bureau of Immigration. Para sa mga mawawala ng trabaho, sabi ng DILG, sobra-sobra ang 2 bilyong pisong nakalaan sa kanila. Ang resort workers mabibigyan pa rin ng lampas 300 minimum wage araw-araw sa loob ng 6 na buwan. Yung informal workers tulad ng mga masahista o kaya naman ay naglalako ng paninda, pwede makakuha ng 70% ng minimum wage. Yun nga lamang may kapalit ito. They have to work. For instance, we need people to help us in the dismantling of the illegal structures in the forest and wetlands. Tis-tis lamang daw dahil kailangan talagang isalba ang Boracay sa lalong pagkasira. Sa mga litratong ito ng landfill na kuha nitong Martes na ibinigay sa DILG, kita ang gabundok na basurang nakatambak sa Boracay. Sa aabot na lampas 100 toneladang basura daw na naiipon sa Boracay araw-araw, 30 tonelada lamang ang nailalabas sa isla. Ibig sabihin, may mga 70 toneladang basura araw-araw ang nagpapatong-patong na sa isla. Ang pinaka-principle is really to take away the major issue of the pollution, which is people or the tourists. So no tourists allowed, whether foreign, local. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.